Magandang umaga po and happy Lord's Day din po ulit. And before po tayo mag-start, let's pray. Panginoon, salamat sa umagang ito sa pagsimula namin ng araw mo. Kayaan mong maintindihan namin yung iyong mga salita at tumatak sa aming mga isip at puso yung mga matutunan namin ngayong umaga at mamayang hapon. Pinapanalangin namin na sa pulpitong ito, pangalan mo lamang makita, pangalan mo lamang Lord yung may angat bilang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, ang title po ng devotion natin ngayon is Gifts of Grace. Balik kinuha ko siya sa Romans. So, basahin po natin. So, sabay, babasahin ko po yung Romans 12. Tayo sa Romans 12:3-8. And basahin ko po muna. Gifts of grace. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For us in one body, we have many members, and the members do not have all the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members of one another. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophesy in proportion to our faith, if service in our serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does act of mercy with cheerfulness. So, salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Makita natin sa introduction ng Gifts of Grace ni Paul. Before siyang pumunta sa mga gifts, bago niya i-enumerate to, bago niya bigyang kahulugan yung mga function ng gifts. In verse 3, dinescribe niya muna na huwag natin pahalagan ng ating mga sarili higit sa nararapat. Ang gusto munang ibigyang foundation dito ni Paul na yung self-denial. So, it is necessary for a Christian sa pag-receive ng grace, sa pag-receive sa bilang isang Kristiyano, na hindi natin isipin yung sarili natin higit sa kung ano yung dapat na nararapat sa atin. Kaya, same with Christ, sabi nga, if anyone wants to follow me, must deny himself. Sa halip, sabi niya, sa pagkapatuloy, sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa lahat ng pananampalatayang nagkaloob ng Diyos bawat sa isa sa inyo. So mas, hindi lang tayo kinokomand or piniprescribe to have a self-denial, but merong kasunod na instruction na ang pag-isipan nyo, yung mga binigay ng Diyos sa inyo bilang isang mananampalataya, at ano yung, ito yung dapat yung pagtuunan ng pansin, yung pagkakatawag sa inyo ni Kristo, pagkakatawag sa inyo ng Diyos. Kaya, hindi niya nineneglect yung importance ng self, but yun yung point nga na una, yung self-denial. Pangalawa, na mas isipin natin kung paano tayo pagkakatawag ng Diyos, paano ba tayo tinawag ng Diyos. So mamaya, in following verses, madidescribe ano ba yung mga gifts of graces na binigay ng Diyos. At pinakita rin dito na ayon sa sukat ng pananampalatay natin, pinagkaloob ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Makita natin sa verse 3 pa lang na bawat individual sa atin may grace. Alam natin may grace, yung grasya binigay ng Diyos. Pero yung grasya na to, iba't iba yung function sa buhay natin. Ayan. Kaya
sa una pa lang na yung grasya ng Diyos ay nakabase kung ano yung sukat ng pananampalataya na meron na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya punta tayo sa 1 Corinthians 7:17. So basahin ko po siya sa Tagalog. Mamuhay ang bawat isa ayon sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang tinuturo ko sa iglesia. Basahin ko po sa NIV. Sabi dito, nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them. Just as God has called them, this is the rule I laid down in all churches. Ito yung state, changeness of state sa pagbago sa atin ng Panginoon na we are the new creation in Christ sa harap ng Diyos. So, dahil may bago na tayong state bilang isang Kristiyano, in whatever situation, in sa kahit anong oras, panahon, o lugar, mamuhay tayo bilang isang mananampalataya. Una, yung self-denial. Pangalawa, yung instruction kung bakit natin mas pag-focusan yung mga ibinigay ng Diyos, no? May mga specific tasks. So, mamaya, pwede natin madi-describe yun isa-isa. Ayan, ini-encourage tayo na huwag natin masyadong isipin yung mga sarili natin. Yun yung pinaka-importanting prerequisite para magawa natin yung pangalawang instruction, which is mag-focus tayo sa binigay ng Diyos na grasya sa atin. May kita din natin sa Corinthian na may specific task tayo sa harap ng Diyos. May specific role tayo na ibinigay ng Diyos according to sa graces. For example na lang, kaya may mga insight tayo na nababanggit natin na dito ako tinalaga ng Diyos, ito yung kung nasa work, sa workplace, hindi yun by chance kaya ka nasa workplace mo or by chance kaya ka nag-aaral sa paaralan mo. Dahil yun yung role mo bilang binigay sa'yo yung grasya ng Diyos, yun yung role mo bilang isang Kristiyano para ipamahagi sa kanila, sabihin sa kanila yung ebanghelyo at yung mga salita ng Diyos. Kaya, tulad ni Peter, no, makita natin sa New Testament, si Peter na-assign siya. So, isa na yung gospel na itinuturo ni Peter at ni Paul. Pero may specific task siya, specific role. Kumbaga, si Peter kasi na-assign siya sa mga circumcised, which means siya yung nag-preach ng gospel sa mga Jews. Then si Paul naman, so the opposite, siya naman yung nag-preach ng gospel sa mga hintil, sa mga uncircumcised. So makikita natin, same gospel, same grace, but different roles kung paano nila sinishare. At different setting, different ethnicity, race, yung kinabibilangan nila. Kaya punta tayo sa Ephesians 4:7. Basahin ko sa Tagalog, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na binigay ni Kristo. Ito yung pinasinasabi ni Pablo sa kanyang sulat na may binigay sa inyong grasya, sukat sa inyong pananampalataya, at itong pananampalataya na ito, itong grasya na ito, ibinigay ni Kristo sa atin. Kaya kung mababasa natin sa book ng Puritan, may kita tayo na may iba't ibang maturity ang Christians. Diba? May infants, may believers, may young men, may fathers. At lahat ng yon iba-iba yung role nila pagdating sa pananampalataya. Hindi pwedeng magturo ang infants sa pulpit. New believers, hindi pwedeng magturo dahil alam nating milk pa lang yung kanilang spiritual food. May kita natin na same grace, same gospel, pero distinctive yung role natin according yun sa faith or sa grasya ng binigay ng Diyos. Kaya in verse 4 sa Romans 12:4, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Makita natin yung katawan, yung pinaka-example dito ni Paul, na yung katawan natin, may uniqueness ng purpose. For example, yung kamay, hindi natin pwedeng ipanglakad yung kamay kasi specifically,
ang purpose ng kamay is for pang-hold ng mga bagay, pang-grab at kung anong paman. At the same time, hindi rin pwede yung paa, yun yung pang-hold natin ng mga bagay, yun yung pakikipag-handshake natin. In short, ang point sa isang katawan, so we are body of Christ, we are the church. Makita natin na may distinctive role depende sa graces na binigay ng Diyos, pero nag-harmonize siya bilang isang body. So hindi pwede bilang sa isang katawan may iba't iba tayong may diverse tayong trajectory ng pananampalataya. Hindi pwedeng yung kamay mo gustong maglaba at the same time yung kamay mo gustong magbasa. Hindi pwede yun. So, at nakikita natin na may iba't iba, kahit may iba't iba tayong roles, nag-harmonize yun sa mata ng Diyos. And sa cross-reference niya sa Ephesians 4, sabi, there is one body and one spirit as you were called the hope that belongs to your call. Belongs to your call sa pagkakatawag. That one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over of all and through all and in all. Again, we have a distinctive roles, but we have a united body. Inyong kagandahan ng bilang isang simbahang, napapabilangan tayo sa mga local churches na iba't iba tayo ng personality, iba't iba tayong kinagisnang kultura, iba't iba tayo ng perspective about sa buhay. Pero pinag-unite tayo. Kaya nabanggit dito that we should have a one Lord, one faith, one baptism, and one God, and Father. Kaya this is the most precious things to have bilang isang Kristiyano. Kasi kahit nabanggit nga ni Art saka, sa LVCF din na kahit yung mga mananampalataya sa Amerika o saan mang sulok ng mundo, united tayo sa kanila dahil may iisa tayong Diyos na pinananampalatayaan, may iisa tayong sinasubscribe na book, which is the Bible. So, in that sense, kahit malayo tayo sa isa, merong unity in the body of Christ. Kaya in verse 5, ng Romans, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi na sa isa't isa. Kaya napakaganda ng sinabi ni Ate Jack na kung paano niya din-scribe yung fellowship, yung degree ng relationship ng bawat isa. Din-scribe niya as para tayong kinasal sa bawat isa bilang isang simbahan na this is not a temporary fellowship, a temporary relationship, but hanggang sa susunod na henerasyon, hanggat sa dulo na ng kahingahan natin, ito yung simbahang tatayuan natin. So, sinabi dito na kahit marami tayo, kahit marami tayong sa miyembro o sa isang katawan, kahit iba-iba sila, kahit unique yung iba't-ibang parte ng katawan, iisang katawan tayo. Iisang katawan tayo ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa at hindi dapat naghihiwalay. Kaya isa sa mga classic example yung hindi kayang mag-independent ng kamay. Imposibleng mag-function yung isang braso apart from the body. Same with the church. Napaka-imposible bilang isang Kristiyanong mamuhay independently apart from church. Kaya myth yun sa perspective ng Kristiyano. I am a dependent Christian. I don't need church. I don't need to be part of a local church. So para mo sinasabi na para kang isang kamay na hindi mo kailangan mapunta sa isang katawan para mag-function. O napaka-imposible nun. Posibleng mangyari yun. At the same time, kung nahihirapan naman yung isang kapatid, o yung example kanina ng ginamit ni Paul, yung isang katawan, kapag nasaktan yung kamay, hindi siya mararamdaman ng buong katawan yung sakit ng kamay. Kunyari, nagkaroon ka ng arthritis, let's say. Hindi yung paa lang yung
paa lang yung iinda ng sakit. So mararamdaman ng buong katawan yung pain, yung ache. So same with the church. Kapag may kapatid tayong nanghihina sa pananampalataya, kailangan ng ipanalangin, dapat meron tayong affection na nasasaktan din tayo at nararamdaman din natin yung kabigatang pinagdadaanan nila. Dahil iisang katawan tayo kay Kristo. In 1 Corinthians 10:17, kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan kahit na tayo yung marami sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Napakaganda dahil dinescribe na nagsasalo-salo tayong isang katawan, nagsasalo-salo lang tayo sa isang tinapay. And yung tinapay na yun, which is si Christ, He is the bread of life. So, nagpapartake lang tayo dito sa katawan ni Kristo, nagpapartake, nagsasalo-salo lang tayo. Kaya wala tayong karapatang magmalaki sa sarili natin na we can live independently apart from Christ. Kaya, so verse 6 ng Romans 12, ito na yung tintukoy na nasabi na yung self-denial, instruction sa Diyos. Ngayon, anong importance ng gifts? Kasi yung context na ito, about sa gifts eh. Sabi, what are the gifts ng pinatutungkulan dito ni Pablo? Una yung prophesy. Yung prophesying dito yung kinagisnan nating prophesying na prediction. Dito, sinabi sa 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Pagpo-prophesy, ito yung pagde-declare ng mga salita ng Diyos, ito yung pag-share ng Word of God. So kung may gift ka ng ganun, to prophesy, share the Word of God, then exercise that gift. Pangalawa, yung service. Serve one another. Isa sa mga series natin lately. No? Serve may one another. So kung kaya, sabi nga, kung kaya may pagtimpla yung kapatid, pagtimpla mo ng kape. And isa sa mga na-realize ko dito na kapag walang nagsiserve, walang gift of service sa church, sinong magluluto, sinong maglilinis, sinong magme-maintain ng kaayusan ng simbahan. So napaka-importante na itong mga gifts na ito yung ma-exercise. Third yung teaching, then if you have a gift of teaching, then be part of the teachers of this church. Kung men ka, eh, magturo ka. At kung sa women naman, if you have teachings, and yun nga, alam na natin na young men and women, yung dapat mong turuan. Then sa exhortation, sabi dito, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. So parang itong encouragement. So if you have that gift, sa pagsasalita mo na encourage yung mga kapatid mo, then exercise that gift. Generosity, sabi sa Book of John, sa 1 John, na help those who are in need. So may mga kapatid tayong may gifts in generosity. Hindi, ang generosity is not based on the wealth. So kahit hindi ka blessed by material things, pero may gift kang ganito, we should exercise that. And yung leadership, mamuno na may pagsisikap. And ang leadership na to is for the elders lamang, specifically sa mga lalaki. So dapat sa mga lalaki, tumayo tayo bilang lalaki na mag-lead ng pamilya, sa may mga pamilya at sa simbahan, no? Tayong mga men dapat yung nauna pagdating sa pagtuturo at pag-preach ng salita ng Diyos. And lastly, yung acts of mercy. Kung pagkakagawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan na may buong galak. So, pag to show mercy, do it cheerfully, gawin mo siya na may kagalakan, at pagre-rejoice sa mata ng Diyos. Ngayon, isa sa mga question na na-formulate dito sa devotion nato na lahat tayo may gifts. Yun yung kagandahan ng grasya ng Diyos. Lahat tayo may gifts. So, kung hindi natin na walang excuse para sa isang Kristiyano na maupo lang, makinig sa salita ng Diyos at wala ka nang gawin. So, sa sarami ng gifts na to, magandang ma-exercise natin. Kaya ang tanong, what is your gift to edify the church? Then kung alam mo naman yung gifts mo,
are you exercising the gifts that God given to us, to you, para ma-edify mo yung church? Makita natin yung hindrances kapag yung isang body o part ng katawan eh hindi nagpa-function ng maayos. Same with the gifts. Kapag hindi natin ginagampanan yung gifts na meron tayo, which is, let's say, gift of teaching, hindi siya nagturo, then sino magpapakain sa mga tupa? Kung may gifts siya sa serving, then sino mag-aayos ng simbahan? Sino yung magluluto? Sino man? Sino mag-aayos ng technicalities? Sino generosity? Kung hindi ka ina-exercise yung gift, then sino tutulong sa mga nangailangan? Kaya, if you know our gifts, then exercise our gifts. And dahil not for ourselves gain, but for the glory of God. And yeah, let's pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa mga pagtuturo sa book ng Romans na hindi kami, bilang isang Kristiyano, hindi lamang kami tinawag para umupot makinig sa iyong salita. Tinawag mo kami, may specific gifts kami na dapat namin gampanan bilang isang simbahan. At tulungan mo kami na ma-exercise ng gifts for the edification of the church, for the edification of my brothers and sisters, at hindi para sa sariling gain, Panginoon. Pinapanalangin namin sa umagang ito na turuan mo kami sa bawat oras at sa mga gagawin namin sa umagang ito. Pangalan mo lamang yung mabigyang papuri at salamat. Pangalan mo lamang yung mahilahad. Pangalan mo lamang, Panginoon, yung mabigyang honor at praise, worthy of praise, Panginoon. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen.